manood, makinig at matuto sa asignaturang Pilipino. Magandang araw, maligayang pagbisita sa aking channel. Samahan niyo akong pasukin ang mundo ng asignaturang Pilipino. Kaya naman, ano pang hinihintay niyo? Ilabas na ang inyong notebook ballpen dahil siguradong ikaw ay matututo sa bagong araw na ating pagsasamahan. Tara at umpisahan na natin! Ngayong araw ay matututunan mo ang pinagmulan ng wika natin. Batid mo ba kung saan nagmula ang wikang ginagamit mo ngayon? Sa mga nagdaang aralin, nakita natin kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang wika. Ito ang nagsisilbing bihikulo sa pagkakaroon ng isang mabisang komunikasyon. Ito rin ang nagsisilbing kaluluwa ng isang bansa sapagkat pinagbibigkis niya ang mga mamamayan na naninirahan dito sa pamamagitan ng kultura, paniniwala at estilo ng pamumuhay. Ngunit, sa pagunlad ng nasabing wika, alam mo ba kung paano nagsimula at kung saan nanggaling ang wika na ginagamit mo ngayon? Gusto mo bang malaman? Tara at ipagpatuloy na natin! Sinasabi na ang wika sa ating bansa ay kabilang sa malaking pamilya ng mga wikang Austronesian. May 500 na wikang kasali sa pamilyang ito at sinasabing 1/8 ito sa kabuuang bilang ng wika sa mundo. Kabilang sa pamilyang ito ang mga wika ng Taiwan hanggang timog ng New Zealand at mula sa isla ng Madagascar hanggang sa Easter Island sa gitnang Pasipiko. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay may mga wikang halos magkakapareho ng tunog at baybay gamit ang structure ng panggramatika. Walang tiyak na tao o pag-aaral ang naitatala kung saan talaga nagmula ang wika. Ngunit may mga pag-aaral na nagdudulot ng iba't ibang teorya ukol dito. Pag-usapan natin ngayon ang pinagmulan ng wika. May dalawang teorya ang pinaniniwala ang pinagmulan ng wika. Ito ay ang pangrelihiyon at ang scientific. Pagamat gaya nga ng nasabi natin ay walang kongkretong ebidensya ang mga ito, patuloy pa rin inaalam ng mga dalubhasa ang punot dulo ng mga paniniwalang ito. Ang unang teorya ay ang panrelihiyon o ang paniniwala sa banal na pagkilos ng Panginoon. Sa ating mga Pilipino, likas ang pagiging relihiyoso. Naniniwala tayo sa makapangyarihang manlilikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Likas ang pagbabatay natin ng mga pangyayari sa banal na kasulatan o yung tinatawag nating Biblia. Dito hinugot ang teoryang panrelihiyon. Umiikot ang basihan ng teoryang ito sa kwento ng Tore ng Babel na mababasa sa Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Tignan natin ang kasulatan ito. Sa simula'y iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ng kanilang simento. Ang sabi nila, "Halikayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig." Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lunsod at ang toring itinayo ng mga tao. Sinabi niya, "Ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Masimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nilang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan." At tinawangan ni Yahweh na ang mga tao ay magwatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon sapagkat dooy ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Mula sa bahaging ito ng Biblia na ating binasa,
makikita rito na naging palalo ang mga tao. Sa pagnanais ng papantayan at mahigitan ang kapangyarihan ng Diyos, sila ay nagbalak na magpatayo ng mataas na tore. Makikita rin sa kwento na iisa lamang ang wika ng mga tao sa lugar na iyon bago nila gawin ang plano. Ngunit pinarusahan sila ng Diyos, pinag-iba-iba ang kanilang wika upang sila ay hindi magkaintindihan at hindi na matuloy pa ang kanilang makasariling hangarin. Ito ang paniniwalang Pandaleon tungkol sa pinagmulan ng wika. Isunod naman natin ang ikalawang teorya, ang teoryang scientific. Sa mga nagdaang panahon, umunlad ang mga kakayahan ng mga taong makapag-isip. Nagkaroon sila ng mga mausisa at kritikal na pag-iisip kung kaya't nagsimula na rin silang magtanong kung paanong ang tao ay nagkaroon ng wika. Sa pag-usbong ng mga makabagong pag-aaral, nagsimula na rin maglabasan ang mga teorya ng mga scholar patungkol sa wika. Narito ang mga halimbawa nito. Una, ang teoryang dingdong. Batay sa teoryang ito, ang wika raw ay mula sa panggagaya ng mga sinaunang tao sa tunog na maririnig sa kalikasan. Maaaring ito ay mula sa langit-git ng mga kawayan, tunog ng hangin, ragasa o paghampas ng tubig, kiskisan ng mga dahon, at marami pang iba. Marahil siguro ito ang dahilan kung bakit ang salitang boom ay naiugnay natin sa pagsabog. Ang salitang splash ay naiugnay naman natin sa paghampas ng tubig, gayon din naman ang whoosh para sa tunog ng hangin. Kasama rin sa teoryang ito ang tungkol sa mga bagay na ginagawa ng tao kagaya ng pagpupukpok ng martilyo, paggamit ng barbell, at marami pang iba. Mababa pa ang kalidad ng pag-iisip ng mga sinaunang tao, kaya ang panggagaya sa tunog ng kalikasan ang naging medium ng kanilang wika upang maintindihan ng bawat isa. Ikalawa, ang teoryang bow-wow. Ano ang pumapasok sa isip mo pag naririnig mo ang salitang bow-wow? Mukhang pareho tayo ng iniisip ah. Pumasok din sa isip ko agad ang aso. Ikaw, parehon ba tayo? Kung ang teoryang dingdong ang nakapokus sa tunog na nalilikha mula sa kalikasan, ang teoryang bawaw naman ay bumabatay sa mga tunog na nililikha ng mga hayop, katulad na lamang ng aso. Ilan lamang ito sa mga hayop na madalas na ginagaya ng mga primitibong tao. Pinaniniwalaan ng teoryang ito na katulad ng sanggol, tanging mga naririnig niya sa kanyang kapaligiran ang una niyang natututunan at unang nagiging wika niya. Maiuugday din natin ito siguro at hindi katakatakang ang toko ay tinawag na toko dahil sa tunog na nililikha nito. Toko! 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 Sunod naman, ang teoryang popo. Oops! Hindi ito souvenir ako ah. Biro lang. Sa teoryang ito naman, nagmula raw ang wika sa mga salita o tunog na namumutawi sa bibig ng sinaunang tao sa tuwing nakararamdam sila ng masiting damdamin. Katulad ng matinding tuwa, magpupuyos na galit, mahabing sakit o kirot, malilamnam na sarap, kalungkutan, at marami pang iba. Naranasan mo na bang gumamit ng kutsilyo at bigla mong nahiwa ang iyong daliri? Ay! Aray! Ouch! Ito ang mga madalas na nasasambit nating tunog. Alam mo ba na sa baske, ang tawag nila sa patalim ay ay-ay. Iniuugnay ang pangalan niyang ito dahil sa malimit na masambit ng tao ang tunog na ay kapag nasusugatan sila. Sunod, ang teoryang tata. Sa mga kumpas at galon ng kamay na ginagawa ng mga tao, sa mga partikular na okasyon, ay ginaya ng dila hanggang ito ay mag-produce ng tunog at natututunang magsalita ang mga tao. Ito ang basihan ng teoryang ito. Ito ang pinaniniwala ang pinakamalapit sa katotohanan, teorya, sapagkat ang dila talaga natin ang isa sa medium sa pagkakabuo ng mga tunog ng mga titik, salita o ang wika natin mismo. Sa bawat paggalaw ng dila, sa taas at ibaba ng ngalangala, nagkakaroon tayo ng mga tunog
na nananalikha. Isa pa ay ang teoryang Yo-He-Ho. Ayon sa teoryang ito naman, ang wika raw ay galing sa mga tunog na pwersang pisikal. Ano-ano ang mga ito? Katulad na lamang ng karate. Ya! Hey-ya! Wata! Pagbubuhat ng mabigat. At marami pang iba. Ang mga tunog na nalilikha sa tuwing may pisikal na ginagawa ang tao ay pinaniniwala ang simula ng pagsasalita ng tao dahil sa panggagaya sa mga ito. Ang pinakahuling teorya sa scientific ay ang teoryang Tararaboom the Eye. Pinaniniwalaan na sa mga tunog na galing sa mga ritual na mga sinaunang tao ang naging daan upang matutong magsalita ang tao. Ang mga sayaw, sigaw o incantation or incantation at ang mga bulong ay binigyan nila ng kahulugan at sa pagdaan ng panahon, ito ay nagbago-bago. Naunawaan mo ba ang mga teorya patungkol sa pinagmulan ng wika? Muli, may dalawang aspeto tayo ng pinagmulan ng wika, ang panreliyon at scientific. Ang teoryang panreliyon ay mula sa aklat ng Genesis chapter 11 verses 1-9 tungkol sa tori ni Babel. Ang scientific naman ay nabuo dahil sa mga pag-aaral na nahati sa ilan pang mga teorya katulad ng dingdong, bawaw, pupu, tata, yoheho, at tararabong diay. Kuha mo na? Kung ganon, subukin nga natin ang talas ng iyong isipan tungkol sa ating tinalakay. Sagutin ang sumusunod na pagsasanay. Una, saang angkan o pamilya ng wika galing ang wika natin sa Pilipinas? Mahusay, ito ay galing sa Austronesia o Austronesian. Pangalawa, sa teoryang ito, pinaniniwalaan na galing sa tulog na nililikha ng mga hayop ang ating wika. Magaling, ang tamang sagot ay bawaw. Pangatlo, saang aklat mababasa ang tori ni Babel? Tama, sa Genesis chapter 11 verses 1-9. Ikaapat, kung ang teoryang tata ay batay sa tunog ng dila, ang Tararaboom the Eye naman ay batay sa? Wow, napakagaling mo naman! Ito ay batay sa ritual o tunog ng mga ritual. At ang panghuli, ilang porsyento lamang ang wikang kabilang sa Austronesian? Tama! Ang tamang sagot ay 1/8. Naunawaan mo ba ang ating tinalakay? Kung ganon, mabuti. Masasabi natin na sadyang malawak talaga ang usaping patungkol sa wika. Mula sa tinalakay natin, pag-isipan ang tanong na ito. Bakit mahalagang pag-aralan ang pinagmulan ng wika? Ano ang maitutulong ng kaalamang ito sa masusing pag-aaral ukol dito? Pag-isipan ito at pagmuni-munihan. Muli, ito ang Teacher MGTV channel na nagsasabing, mag-aral ng maigi para buhay ay bumuti. Paalam!